But nevertheless, kahit po tayo ay may ganitong value, makikita pa rin natin sa ating society na kung saan eh, ang dami pa rin silang pamilya. Bakit po? Because they don't put God in the center of their family. Pansin niyo po yung ibang pamilya sila. Ano ang dahilan po? Yung bang kanilang pamilya ay sama-sama sumasaba o nagsisimba? Kasama ba nila ang kanilang mga anak? Yung po bang mga pamilya na yan ay pinapriority o pinaprioritize ang Panginoon sa buhay nila? And isan kapag binigyan ka ng blessings, nakakalimutan ng Panginoon. Pag binigyan ka ng magandang trabaho, mayroon ipalagsumamba ka, i-overtime mo kasi mas malayo ang makukuha. Para makaiwas yung iba, magtatrabaho na lang. Yung iba naman po, mga estudyante, iladalilan yung mga school activities para hindi makasamba. Marami tayong dahilan. Pero if we wanted to be na mahiwalay tayo sa mga nangyayari sa lipunan, kung gusto natin na pagalingan tayo, tayo ang gagawa, tayo ang kikilos to produce a much better, stronger family. Hindi po pwede ang nanay lang, hindi po pwede ang tatay lang, na kung saan magtutulungan para maging strong ang ating Christian family. It's not easy. But all these things, kailangan natin ng patience. Kailangan natin tulungan. Si nanay, tutulungan si tatay. Si tatay, tutulungan ng mga anak. Sama-sama, we need endurance. We need dependence to our God. We need the help of our God to produce and build a stronger Christian life. Malaki na yung anak ko, pabayaan ko na siya, may isip na siya. Hindi po. Magulang tayo, masigit ang ating karanasan, masigit ang ating kaalaman, mas nauna po tayo sa mga bata natin anak. Mas marami po tayong dapat ito. Hindi yung pwede sasabihin po niyo, napalaki ko na siya. Napag-aral na siya, bahala ka na. Hindi po yun ang Christian value. Hanggat may lakas ka, gamitin mo ang iyong lakas to guide your own children. Dahil ang ating po mga anak, iba-iba ang kanilang namimit sa araw-araw na pamumuhay. Iba-iba ang nakakausap nila. Iba-iba ang nag-i-influence sa kanila. Ikaw na magulang, kung ano ang gusto mong mangyari sa iyong anak in the future, gabayan mo sila. Hindi yung iaasa mo lamang sa ibang tao yung matututunan ng iyong mga anak. Hindi po ganun. Hindi ho itinuturo ang subject na religion sa eskwela. Bihirang-bihirang po. May magtuturo man kung religion o panalangin sa ilang school, ayun po yung mga dasal na paulit-ulit. Yung pagsamba sa mga ganito. Yung mali-maling paniniwala. Eh tayo po ay nakakaalam na. So, tungkulin natin mga magulang na para mapalakas natin ang ating mga anak, kung ano yung natututunan natin dito sa ating kapilya, yun ang ating ituturo. Dahil yun ang gusto natin makuha at malaman ng ating mga anak. And once you receive the blessings of our God, nararamdaman po naman niya eh, ako ba'y sinasagot ng Panginoon sa ating mga nagagawa? Ako ba ay pinoprotektahan niya? Ako ba ay pinoprovide niya? Nararamdaman po natin. If God, you
says his pillow, if God protecting us, if God is providing all our needs, then we are a very good recipient of God's grace. And what is the responsibility kapag tinatanggap natin ang lahat ng mga yun? It is our responsibility that we have to apply the grace in our family members and loved ones. Responsibility po natin. I-apply, i-share, gamitin. Hindi yung kumpirin. Itago lang. Paano natin na ipapakita yun? Paano natin na ibibigay ang suporta? Paano natin na ipapakita na, oh God, I'm very thankful because you provided me everything eh. I'm very, very thankful because you gave me a job. I'm very, very thankful because ako ay anak sa karamihan ng tao sa mundo ito. God also teach us, whenever we have some kinds of blessings, we have to share. One important thing that we have to share is that sa 1 Pedro, 1 Peter 4:8, sinasabi, na una sa lahat ay maging malinas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig din ay kapatid ng karamihan kasalanan. Una yung sinabi ko, to share our life. How can we be a good Christians kung kulang tayo ng pag-ibig? Pag-ibig sa asawa, pag-ibig sa anak, pag-ibig sa magulang. Isang magiging masantalman po ang ating ego. Hindi minsan pantay-pantay ang ating pagpiliin sa ating mga anak. Ilan sa ating mga magulang. Kapag ka anak masunurin, binibigyan natin ang higit na atensyon.